Hello guys, welcome sa aking YouTube channel, Big G Mine. Sa video ko ngayon guys, ibabahagi ko sa inyo kung paano ang wiring connection and diagrams ng isang traffic light. Ang mga gagamitin natin ay circuit breaker, tatlong magnetic contactor, isang stop push button normally close at start push button normally open, at tatlong indicator lamp para sa go, slow at stop. Gagamitin tayo ng tatlong pneumatic timer. Dalawa dito ay on delay 1 to 30 seconds at ang isa dito ay 0.1 to 3 seconds setting lang para sa slow. Pneumatic timer ay naka-attach mismo sa magnetic contactor. Na once na mag-energize sa magnetic contactor, hihilain niya yung lever na na-connect sa pneumatic timer, saka lang mag-start yung timing ng desired na set point ninyo. Meron siyang normally close time to open contact at normally open time to close contact. Pag ako mag-wiring, lagi ko sinisimula yung line 2 para hindi ako malito. Inuuna kong lagyan ng line 2 mula sa circuit breaker papunta sa A2 o line 2 terminal ng bawat relay o magnetic contactor, R1, R2, R3. Nilagyan ko rin ng line 2 yung mga indicator lamp. Sumunod ko naman nalagyan connection mula sa line 1 ng circuit breaker papunta sa normally close ng stop at mga contact o normally open contact ng R1, R2, R3. Dito ko sila tinap sa power contact dahil hindi naman tayo gagamit ng motor. Sumunod naman mula sa kabilang side ng power contact ng R1 papunta sa green indicator lamp, R2 papunta sa yellow indicator lamp o slow, R3 papunta naman sa stop or red indicator lamp. Sumunod ko naman lagyan ng connection mula sa kabilang side ng stop push button papunta sa start push button at normally open ng timer 1, normally open ng pneumatic timer 2, normally open ng pneumatic timer 3 at sa maintaining contact ng R1, R2, R3. Kung makikita nyo, nilagyan ko ng line 1 ang normally open ng R1. Nilagyan ko rin ng line 1 normally open time to close ng timer 1. Line 1 sa maintaining contact ng R2 at R3, at nilagyan ko rin ng line 1 ang normally open time to close na contact ng timer 2 and 3. Sumunod ko na nilagyan connection mula sa start push button papunta sa normally close ng R2, at nilagyan ko rin ng connection mula sa normally close ng R2 papunta sa kabilang side ng normally open time to close ng R3. Sumunod naman mula sa timer normally open time to close ng TR1 papunta sa normally close ng R3 at papunta naman sa normally open ng R2, yung tinatawag na maintaining contact. Sumunod naman mula sa timer 2 o timer, pneumatic timer number 2 papunta sa normal close ng R1 at papunta sa maintaining contact ng R3. Sumunod mula sa normally close ng R2 papunta sa coil o A1 ng contactor R1. Sumunod naman sa normally close ng R3 papunta sa timer o pneumatic timer magnetic contactor ng R2. Kung makikita nyo, yung mga normally close, sila yung mag-i-stop o mag-de-energize ng magnetic contactor. For example, yung R2, siya ang mag-normally close ng R2, mag-de-energize sa R1. Bago ko simula na energize ang buong circuit, kinukuha na ko muna yung resistance kung shorted or hindi siya nagpa-function. Once na wala kang makuhang resistance,
try to push the start push button. Pag may nakuha kang reading na 500 ohms, ito ang resistance ng R1. Kung makita nyo, may timing ang go, slow, saka stop. Depende sa timing o set point ng gusto ninyo. Or kung gusto nyo, gayahin nyo na sa mga stoplight. Pwede. So yun guys, maraming salamat sa panonood sa aking videos, sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang subscribe, like, at click ang notification bell para laging updated sa mga susunod ko pang mga videos. Thank you, God bless, and keep safe.